Wah. Simon, are you okay? Hey. Oh. Hey, are you okay? Ang sabi ng iba, masarap daw yung suso. Suso? Oh my God, I think you're drunk. I think we should go home. Ah, wait, you're so heavy. Oh, phone. Wait. There. Hello? Hello, Tenten? Hello? Nanay Tubbs! Hi! Wait lang. Simone, stop! Stop, Simone, masakit. Wait! Nay, ano sabi, Nay? Ayoko na. Hindi ko kinakaya. Sakit sa tenga. Si Hana sumagot eh. Parang lasing daw si Tenten. Yan na nga ba sinasabi ko? Kasama na naman yung Anaconda na yan eh. Anaconda is polluting Tenten innocent mind. Alam nyo, Nay, kaya kung ano-ano pinapasok niya ni Brother Tol, ha? Eh, dahil dyan sa Anaconda na yan, lingkis ang lingkis. Excuse me. Who is Anaconda again? Kasi kanina ko pa siya naririnig eh. Is she Tenten's girlfriend? No! Never! Then who is she? Ang hirap i-explain, Serena. Like unidentified flying? Object? Ma'am Serena, yung langaw, alam mo yung kung nasan si Brother Tol, nandun yung sunod na sunod. You should see for yourself, Serena. To see is to believe. Ano ba naman ang gagawin natin kay Tenten? Hindi na naman tumupad sa usapan. Eh, mukhang wala naman po siyang balak pumunta sa meeting namin eh. Maybe I should just accept the fact na ayaw niya talagang makinig. Siguro wag na po natin piliting. Salamat po. Oh, sige, sige. Okay, atid niyo na. Hoy! Hi, Tenten! Everyone! Dito! Hoy! Ano ba nangyari sa'yo, anak? Oh, dito! Oh! Ay, nako! Are you okay? Ten? Ano ba nangyari? Don't touch Daddy T! Okay lang, baby girl. Ito naman natin ito. Brother Tol, halika na. Oh, it's okay. I can handle Simone. Okay. I can handle you too. Nakita mo na, parang anaconda. Clingy na, nanlilingkis pa. Salamat na lang sa pag-asikaso mo kay Tenten, ha? Sa susunod, tawagan mo na lang kami para hindi ka maabala. Such a loving family. I can't wait to be a part of it. Anay, Taps, mauuna na po ako. Oh, sige. Salamat, mag-iingat ka. Ay, atin na mo namin, ay. Ano ba naman ang nangyayari sa anak natin? Maginhawa nga ang buhay natin, nagkakaganyan naman si Tenten. Eh, alam naman natin, kahit di niya aminin, kaya siya nagbago eh, dahil nasaktan siya. Anong pwede natin gawin, Dotoy? Eh, kung pwede ko lang kontrolin ang nararamdaman ng anak mo eh, di kinambyo ko na. Para hindi ka nag-aalala, sweetheart. Kaso hindi eh. Pinagsabihan na naman natin. Hindi tumalab. Pero hindi tayo dapat sumuko. Ngayon tayo kailangan ni Tenten para gabayan siya. At nang hindi makaisa yung si Anaconda. Mm-hmm. Ah, si Hana pala. Kailangan na natin ng tulong. Kailangan natin lumapit sa Diyos para maging maayos ang anak natin. Serena, si JJ to. JJ, bakit? Solve na ang problema mo. Problema? Anong sinasabi mong problema? Abay, kung gusto mong makita si Brother Tol, eh, kailangan pumunta ka ngayon dito. Now? As in now na? Teka, si Serena ba talaga to? Parang ine-echo mo lang lahat ng sinasabi ko eh. JJ, this is me. Pero parang ko naman makakausap si Tenten ng ganitong oras. It's 4 a.m. in the morning. You have to come, ha? To see, to believe. May kasabihan nga tayo na the early worm catches the Tenten. Anything mong sabihin? Hello, Brother Tol? Malamig ba? Pampatanggal ang over yan.
Hoy, Serena! Halika na! Ay, Serena! Baby boy, asan si Simon? Agaga magpakawala ng hayop sa su. Ano yun? Ang ibig sabihin ko, agaga mo naman dito. Dahil kay Simon, kanina ko pa siya tinatawagan, hindi siya sumasagot. Asan siya? I have an important message for him. Wala. Tulog. Umalis. Ayaw niya makita. Tulog? Umalis? Ano ba talaga? Wala sila. Umalis. Pero parang tulog pa. In that case, dito na ako mag-aantay. Bertol, easy ka lang. Kami ni Tingtinga nag-isip nito lahat. Kaya, tara, okay lang. Ano ba to? Pinagkakaisan niyo ba ako? Hindi, ha? Anak. Nung una ayoko sana, pero naisip namin, baka naman mahimasmasan ka kahit papano. Naisabi ko naman ho, di ba? May biglaang meeting po ako. Importante ho yun. Eh, di ba lagi mo sinasabi kay Kulot, a date is a date. A meeting is a meeting. Pero ikaw itong hindi dumarating sa usapan, di mo naman ginawa. Eh, brother Tol, kung di ka namin madadaan sa saltong usapan, eh, dadaanin ka lang namin sa saltong pilitan. Itong batas ng Ibarra, hindi tayo alis dito hanggat hindi natutuloy ang pag-uusap niyo ni Serena. Ay! Ano? Brother Tol, ang mas maganda pa eh, mag-uusap na lang kayo dito habang kami naman eh, nag-i-enjoy. Hindi! Dito sila, doon tayo. Sasama. Mag-uusap sila dyan. Pasok! Pasok! Ano ba? Ay, nanay. Naman, no? Let's get this done and over with. Gusto mo mag-uusap? Tara, usap tayo. Sige, salita ka. Usap tayo. Ano? Magsasalita ka ba o hindi? Iba ka rin eh. Gagamitin mo pa pamilya ko para makausap ako. Tapos ngayon ano? Tahimik ka. Wala kang masabi. Kung wala ka naman palang sasabihin, halika na! Sabihin na natin kinalanin na okay na ang lahat. Na wala ka naman palang sasabihin kaya... Sorry. 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 I'm sorry. Okay ba?
Masarap po yan. Ako may gawa dyan. Ang sweet-sweet mo naman, baby girl. I'm sure magugustuhan ito ni Mama Hana. Try ko nga. Sarap po yan. Kain pa. Sige. Ay, Papu! Hindi, okay na, baby girl. Drinks na lang si Mama Hana. Alam mo, iba ka talaga. Ikaw talaga ang pinadala ni Big Boy from ni Jeb. Tumakbo ako sa kasal natin dahil mahal kita. At kung pwede lang hindi kita iiwan. Serena, tama na, diba? I'm sorry, Tantan. Wala na sa akin yun. I'm over it. Nag-move on na ako. Tantan, alam kong hindi totoo yun. Tantan, hindi ako manhid. Sa lahat ng ginagawa mo sa akin, kung paano mo ko tratuhin, alam kong hindi ka pa rin nakakamuwa. Nagalit ka pa rin sa akin. Ano gusto mo gawin ko, Serena? Pagkatapos ang ginawa mo sa akin, Serena, umalis ka nang walang paalam. Basta ka nalang naglako, Serena. Tapos pa nakita tayo, anong gusto mo sabihin ko? Ay, Serena, kamusta ka na? Ito, okay naman ako ikaw. Eh, okay pa rin. Pagkatapos mo ako maiwan sa altar sa araw na kasal natin, okay pa rin ako. Tantan, okay na, okay pa. Alam ko yun, Serena. Patay na nga niya, kapatid ko, di ba? Alam ko, papatayin niya rin ako. Tantan, at yun ang hindi ko kayang mangyari. Hindi ko hahayaan mamatay ito ang pinakamamahal ko. Tantan, I left because I wanted you to live. How dare you decide for the both of us? How dare you decide for me, Serena? Tenten, may nakatutok sa'yong baril sa simbahan. At that moment, that was the right thing to do. That was the only thing I could do. And at that moment, all I could think of is, gusto kong mabuhay ka. Mahal na mahal kita sobra. At ang gusto ko lang makita kang buhay. So, ano sinasabi mo? At pinili mong mabuhay ako? Ang gano'n ang pagmamahal mo? Gano'n ba yun? Sige. Sabihin natin na totoo nga na may nakatutok nga na baril sa akin, Serena. Na mamamatay na ako. Pero, Serena, bakit hindi ka tumakbo pamunta sa akin? Tayong dalawa sana. Lalabanan natin si Giancarlo. Tatakas tayo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ang altar, Serena. I'm sorry. Please, pinili mo tumakbo papunta kay Giancarlo. Because what? Huh? Because it was the right thing to do? Hindi. Kasi kahit na makaligtas tayo sa kanila nung araw na yun, kahit saan tayo magtago, kahit saan tayo magpunta, hindi nila tayo titigilan. At sino pa ang magsasakripisyo? Pamilya mo? Pamilya ko? Hindi mo hayaan kong mangyari yun, Serena. Huh? Apparently, yes. You did not trust me. Nangako ko sa'yo, Serena, na ipaglalaban kita. Nangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para protektahan ka, para protektahan tayo. Pero hindi ka niniwala sa akin. Di ba sabi natin na laban tayo? Di ba sabi natin magiging matapang tayo, Serena? Di ba sabi natin magmamahalan tayo? Di ba? Pero bakit iniwan mo ko? Bakit iniwan mo ko?
Sinubukan mo ako, Serena. Bakit ka sumuko? Kasi natukot ako. Dahil yun lang ang alam ko. Ang alam ko lang, gusto kong mabuhay ka. Kung ganun sana, hinayaan mo na lang ako mamatay, Serena. Because I would rather die. Knowing na ako ang pinili mo. Yes, I would rather die. May pinaglalaban ang pagmamahal natin, Serena. Sa pag-iwan mo sa akin at pagsama sa kanya. Pinatay mo ako ng paulit-ulit. Pinatay mo ako ng paulit-ulit. Kung wala ka na sasabihin, pwede ka na umalis. Umalis ka na. And next time, don't you ever bother me again. At huwag na huwag ka nang nalapit sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko. Because as far as I'm concerned, my business with you is over. I'm sorry kung ganun yung nararamdaman mo. But I would like you to know na ngayon na nakikita kitang buhay, na maayos ang pamilya mo. Masaya ako. And for that, I don't regret any decision I made. At kung mapupunta ulit ako sa desisyon na yun, yun at yun pa rin ang pipiliin ko. Kasi ganun kita kamahal. Excuse me, ma'am. Can I check your passport? Yes. One moment, please. Excuse me. Miss Luciana Marquesa? Yes? You have to come with us. Sabi mo na ba sa kanya? Huwag ko siya nasaktan, Mamsi. At naiintindihan mo siya, hindi ba? Gusto ko lang naman mawala ang lahat ng sakit. Lahat ng sakit na nararamdaman niya. Anak, pakinggan mo ako. Ang kalooban ni Simon ay kahit kailan man hindi mo kontrolado. Kaya dapat ibigyan mo siya ng time.
at ang sarili mo naman, bibigyan mo ng panahon. Tama ang papi mo, Serena. Oh, nagkamali ka. Pero don't be too hard on yourself. One step at a time. Pasasaan ba't darating din ang panahon, magiging okay din ang lahat. Halika. Simon! Alam ko may sasabihin ka, Ana. Sabihin mo na. Where have you been? Kung ano na nangyari sa akin, kakahanap sa'yo. Anyway, pinapatawad naman kita. What is it? Alam mo, pasalamat ka na hindi kita matiis. I can easily use what I know against you. I'm leaving. Yung good news na hinihintay mo, dumating na. Excuse me, ma'am. Can you please come with us? Sige, kunin niyo na siya. Finally. Gusto ko lang makasigurong makitang inaaresto ka nila. Para sa mga kasalanan mo. I want you to cry, Serena. Hmm? No tears. Shh. It's okay. I'll be okay. Dumating na siya, Kuya. Sana andito ka para makita mo. At tagal nating hinintay ito. At hindi ako titigil hanggat di niya napapagbayaran lahat, Kuya. You look so calm, Mama. Kung makita tayo ng ibang tao, hindi nila iisipin na may malaki tayong problema. Your mother is a very good actress, Serena. Pwede niyang matalo si Megastar. Roberto. I agree with you, Serena. Your mother is handling this situation very well. Ano na lang siguro yung galit ni Tenten, no? Yung pagkuha niya sa villa. Yung hindi niya pagharap sa akin. Pero akala ko hanggang doon lang ang galit niya. I didn't think he would take it this far. If he has to, then
Hayaan na natin siya. Mama, wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Kuya Bingoy. Marami din naman ako naging kasalanan sa kanya noon. Siguro ito ng kabayaran ng lahat ng mali na ginawa ko sa kanya. Kaya huwag na tayo magalit sa kanya. Ikaw ba talaga yan? Roberto, I told you, people change. I will be okay. Do not worry. Everything will be all right. And I promise you, Mama, I will do everything para mawala ang kaso na to. I promise you that. But SID is not available today. Kahit hintayin ko siya? Naka-leave daw po. Okay, sige. Thank you. Tamang-tama, kakababa ko lang. Who's that girl? Taga dito ba siya? I'm not sure. She looks familiar, so maybe? Anyway, Mr. Cruz, I have bad news. Sir Simone is on leave. Okay. Otaps! Nag-text na sa akin si Tenten! Sabi ko nga, magpa-picture para kunyari, nandun tayo. O, Taps, iniisip mo pa rin ba si Tenten? Ang tagal nating hinintay na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bingoy. Pero bakit ganun, Doy? Parang may mali. Kasi nga, ano nagpunta tayo sa Italia, sila pa nag-entertain sa atin. Tapos ngayon, ibig bang sabihin nun, kaaway na natin sila? Eh, siyempre, iba naman si Serena at si Roberto. Alam mo, Taps, hayaan na lang natin ang batas ang magdesisyon. At dahil wala si Kulot, at saka yung mga Kulokoys, parang sarap mag-stretching. Ano bang seryoso-seryoso nung usapan eh? Seryoso din naman ako eh. Sarap po. Isa mo? Galat, isa mo? Opo. Sumokis muna. Ay, wala kang dog. Dito. Huwag na yan ako. Joke lang, ito naman, pekon ka agad. Gusto mo gudara? Opo. Ha? Opo. Nis, dalaw po kami. Ayan. Sayang. Daddy, T, birthday ko ba ngayon? Ang kulit mo naman kulot eh. Hindi mo nga birthday. Birthday mo ba? Hindi nga. Ano gusto mo lagi may birthday, ha? Masaya po kasi pag merong birthday, eh. Malungkot ka ba kahapon? Hindi ba pwede masaya lang ako dahil magkasama tayo, ha? Bakit? Ginagawa naman natin dati ito, ha? Opo, pagkatapos natin bumisita kay Kuya Bingoy, namimiss mo na ba siya? Araw-araw ko namimiss ang Kuya Bingoy mo. Ang pinakamalupit ako kagay sa buong mundo. Hey! Okay naman natag mo. Huli ka! Doday! Ano ba? Kanina ka pa, sabi ano ba? Huwag mo na akong pagurin. Sa iba mo na akong pagurin. Bata, tagbo ka pa. Hindi na sinabi ko. Tumigil ka lang. Kanina pa. Ano? Tama. Tama na. Storbo naman, oh. Walang tao! Ano walang tao na? Walang tao! Walang tao! Serena. Hello po.
Pinapasok po ako ng guard niyo. Pumunta po ako dito kasi sabi po, hindi daw po pumasok si Tenten ngayon sa office. Kaya dito na po ako dumiretso. Serena. Pumunta po ako dito para makausap si Tenten kahit na sinabi sa akin ni Mama na hayaan ko na lang daw muna. Ang papa mo? Ayun, kasama po sina Mamsi at Papi. Sabi ko, doon muna kami habang nangyayari po ang lahat ng to. Nanay Taps, alam kong mahirap po paniwalaan, pero wala po talagang kinalaman si Mama sa lahat ng nangyari kay Kuya Pinggoy. Eh, yun ang paniniwala ni Tenten. At saka alam mo, Serena, hindi naman pwede makulong ang mama mo basta-basta kung walang pruweba. Hindi ko po kasi alam kung paano nangyari. Pero si Mama pa talaga mismo ang nag-warn sa akin tukol kay Giancarlo. So ibig sabihin kung kasama siya o kung kasabot siya, hindi niya dapat ako sinabihan, di ba? And besides, Giancarlo told me everything that happened. At wala siyang nabanggit tungkol kay Mama. Pero sa history ni Luciana, hindi kasi imposible na... Tatay Dodoy, kung may kasalanan po talaga si Mama, she's wise enough to know na hindi dapat siya pumunta dito dahil mapapakulong lang siya. Pero nandito po siya at hinarap niya ang lahat ng maayos po. Naniniwala naman po kayo sa akin, di ba? Serena, para ka na rin naming anak. Kung sinasabi mong walang kasalanan ang mama mo, naniniwala kami. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagbisita ninyo. I wish we had met in better circumstances. Naikwento naman sa amin ni Serena ang lahat. At yung iba naman, naibalita na sa amin ni paring Roberto. At kung naniniwala si Serena na wala kang kasalanan, yan din ang pinaniniwalaan namin. Maraming salamat. Nag-enjoy ka ba, Alon? Ha? Salamat po. Daddy T, gusto ko pa po. Please! Tapos ang lahat din ko, Alon. Tsaka sisir na ako eh. Please! Gusto ko sisir na ako. Please! Gusto ko sila ko na lang po sasama. Talaga pwede ba yun? Sige, okay lang po. Yay! Sama sa'yo ko, Alon, ha? Okay, mag-iingat ka, ha? Okay? Apa! Dito ko lang, babalik ako, ha? Yehey! Nasaan kaya sila? Kahit naman may mapa ako, kung hindi ko rin lang alam kung anong gagawin nila, mahirap silang hanapin. So, thanks, Serena. Kung ikaw si Tenten, saan ko pupunta? Tenten has a fear of heights, so definitely hindi siya sasakay ng extreme rides. At syempre si Kulot, hindi naman siya gagawa ng ayaw ng daddy T niya, so... Batang rides. Okay, batang rides. Kulot! 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 Hi, Kulot! Ay, Kulot! Nalala mo ko, si Ate Serena? Huwag ka matakot ha, kilala mo naman ako, di ba? Nasaan ang daddy team mo? Kasama mo ba siya? Bakit ka nandito? Ayoko sa'yo! Kulot, huwag ka naman magalit sa akin. Gusto ko lang naman siya makausap eh. Ayoko sa'yo! Para kasi anak ko na! Dikit-dikit ka kay daddy T! Entay, gusto ko lang naman makausap! Kulot! Ay, sorry! Kulot! Good morning, Senora Marquesa. Good morning. I'm attorney Alex Reyo. Please sit down. I'll be the one handling your case. So... what will happen now? Well, there's been some developments, and, Oh, Kulot! Diba sabi ko kang aalis dun? Ayoko dun! Tara, alis na tayo! Ha? Bakit? Kulot, ano ba nangyari dun? Ha? Thank you, po. Hey! Hi!
Ikaw, okay, ha? Oh. Nagiging madalas ang pagiging Canadian mo, ha? May Canadian blood ka? Ha? Huh? That would explain kung bakit maganda si Serena. Oh, ikaw, ha? Hindi, paring Roberto. Ito kasing si Uge, magsimula nung mag-early retirement, naging Canadian na. Maglinis ka na dyan. Magluto ka na dyan. Maglaba ka na dyan. Hindi naman nakaka-Canadian. Kaya, cheers to that. Okay. Cheers. Cheers. Ang samahang sansui. Sansutsut uwi. Yes, this is Mr. Marquesa. What? How could it be? Nakakulong siya dyan, di ba? Bakit mawawala siya? Senyora Marquesa, mauna na po ako. Thank you very much. You're welcome. Buongiorno. Vivian. Ciao, cara. Ciao. It's so nice to see you again, Vivian.